Noong Sunday ng gabi, pagkakasama ang mga disciples sa isang room, nakalak ang mga pinto kasi natatakot sila sa mga Jewish leaders. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Peace be with you," sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya sa kanila ang mga kamay at tagiliran niya. Sobrang tuwa ng mga disciples nung nakita nila ang Panginoon. Sinabi ulit ni Jesus sa kanila, "Peace be with you. Kung paano ako pinadala ng Ama, pinapadala ko rin kayo." At hiningahan niya sila at sinabi, "Tanggapin niyo ang Holy Spirit. Kung patatawarin niyo ang kasalanan ng mga tao, napatawad na sila. Pero kung di niyo sila papatawarin, di rin sila pinatawad." Wala si Thomas nung dumating si Jesus. Isa siya sa 12 disciples at tinatawag siyang kambal. Kaya sinabi ng ibang disciples sa kanya, "Nakita namin ang Panginoon." Pero sinabi niya sa kanila, "Unless makita ko ang marka ng mga pako sa kamay niya at mahawakan ko yun, pati yung tagiliran niya, ay hindi ako maniniwala." After 1 week, magkakasama uli sa loob ng bahay ang mga disciples at nandun na si Thomas. Nakalak ang mga pinto pero dumating si Jesus. Tumayo siya sa gitna nila at sinabi, "Peace be with you." At sinabi niya kay Thomas, "Hawakan mo at tingnan mo ang mga kamay ko. Hawakan mo ang tagiliran ko. Huwag ka nang magduda. Maniwala ka." Sumagot si Thomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Naniniwala ka ba kasi nakita mo ako? Pinagpala ang mga naniniwala kahit di nila ako nakikita." Marami pang mga himala ang ginawa si Jesus at nakita yun ng mga disciples, pero hindi na isulat sa librong ito. Yung mga nakasulat dito ay sinulat para maniwala kayo na si Jesus ang Christ, ang Anak ng Diyos. At dahil sa faith niyo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay.